Magandang hapon po sa inyo lahat. Si Pastor Radetch po ulit ito. Welcome sa atin pong November 3 episode ng Midday Refreshment from God's Word. And I'm so glad na nakakapagbigay panahon po kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil tatandaan po natin, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. At ang salita ng Lord nga po ay pagkain po ng ating espiritu na kailangan po nating kainin or namnamin or ipasok sa ating puso at isip on a daily basis. So, thank God na meron tayong pagkakataon, meron tayong opportunity na mapakinggan ang kanyang salita. Right now, let's pray first bago tayo magpatuloy. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit of the Living God, maraming salamat na hindi lamang po kayo nagbibigay ng comfort, nagtuturo, at nagdadala sa amin sa lahat ng katotohanan. Kayo rin ang nagbibigay sa amin ng buhay, nagbibigay sigla sa aming mga lupang katawan. Holy Spirit, tulungan niyo po kami na maunawaan namin lahat ng salita na aming pag-uusapan ngayon, lahat ng iyong mga bilin, mga paalala, at ito'y maging totoong-totoong buhay sa aming puso at isip. Holy Spirit, open up our understanding. At sa aming pangunawa at pag-unawa ng iyong salita, ito po'y tanggapin namin, ipamuhay namin, for the greater glory of God. Salamat, Holy Spirit, sa oras na ito. In Jesus' name, amen. Praise God. So today po, ang title po ng ating pag-uusapan ay The Holy Spirit Makes You Alive. The Holy Spirit Makes You Alive. At hindi lang po talagang alive, kundi meron pong comfort, meron pong peace, meron pong healing, merong freedom na binibigay ang Holy Spirit. Ang ating text po ay kukunin natin sa Romans, Book of Romans, particularly chapter 8. Verse 11. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Once again, Romans 8:11, English Standard Version. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So, makikita po natin dito ang sinasabing ang Holy Spirit po na siya pong bumuhay na muli mula sa mga patay sa Panginoong Jesus. Siya po na Holy Spirit of the Living God na bumuhay kay Jesus from the dead will also give life to our mortal bodies, sa ating lupang katawan. Itong katawan na ito na yari po sa alabok, ito pong mortal bodies natin, ang nagbibigay po ng buhay, ang Holy Spirit, the same power, the same Spirit na bumuhay sa Panginoong Jesus mula sa mga patay. And ito pong Holy Spirit na ito ay nasa atin. Pansinin po natin na ang Book of Romans po ay mga Book of Romans po ay aklat na sinulat ni Pablo sa mga mananampalataya na, mga believers na, Christians na sila. Sila ay sumusunod na sa Panginoong Jesus. Mga Romano, mga taga-Roma. Maaring hindi sila Romans, maaring sila Israelites, pero nasa Roma sila. Sila po ay mga believers na ng Panginoon. Kaya nung sinabi niya na the Holy Spirit who dwells in you, may assumption po dito. Meron po ritong unawaan na itong mga sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya na kay Kristo Jesus. And paano nga ba natin nagkakaroon ng Holy Spirit sa atin? Ang sabi po ng Revelation 3:20, ang Diyos daw po ay nangangatok sa puso, sa pintuan ng ating mga puso. At kung sino man daw po ang magbubukas sa Kanya,
siya po'y papasok po at manginginain, mabubuhay na kasama natin. So, yung sinasabi po ng Romans 8:11 na the Spirit who dwells in us, ito po ay nangyayari sa pagtanggap natin, pag-welcome natin sa Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Yan po ang sinasabi din po ng John 1:12. As many as received Him, to them gave He the right to become children of God. At kapag children of God, ang ibig sabihin, ang buhay na nasa atin ay ang buhay ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Buhay na bigay ng Diyos, I should say. Buhay na bigay ng Diyos. Ang Holy Spirit ng Diyos ang nagtitira, tumitira sa atin. At meron din pong sinabi ang John 14:23 and 24. Sabi po ni Jesus, ang Panginoong Jesus mismo po ang nagsasalita dito, all who love me will do what I say. My Father will love them and we will come and make our home with each of them. Anyone who doesn't love me will not obey me. And remember, my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. So, makikita natin dito sa John 14:23 and 24, ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay mahal din ng Diyos Ama at sila po ay maninirahan kasama natin. We will come and make our home with each of them. Maninirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Siyempre po, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, yung kanyang Holy Spirit po ang titira sa atin, hindi po yung physical na body na papasok sa atin. Papaano naman po yun? So ang tinutukoy ng Panginoon, nung sinabi niya, we will come and make our home with each of them, each of those who love Him and the Father, all those who do what He wanted them to do, mga taong masunurin, mga taong nagmamahal sa Diyos, ang nananahan sa kanila ay ang Holy Spirit dahil sila ay nag-o-obey. At kapag sila ay nag-o-obey, mahal nila ang Panginoong Jesus, the Father will come and make His home in each of us through the Holy Spirit. Siguro po, tatagalugin natin ito. Basahin po natin ang Tagalog Contemporary Version. Sumagot si Jesus, John 14:23 and 24. Ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig niyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. In short, ang nagmamahal sa Diyos ay pinananahanan ng Holy Spirit at ang Holy Spirit na nananahan sa inyo ang magbibigay ng buhay sa ating lupang katawan. Kaya nga pala, kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoong Jesus, hindi tayo lumalabag sa Kanyang kagustuhan. Sa tuwing tayo po ay nananalangin for healing, pinagbibigyan po niya tayo. Pero ayoko pong ma-misinterpret. Hindi ko po ibig sabihin na yung mga hindi gumaling ay walang Espiritu ng Diyos. Dahil sa bandang dulo po, kalooban ng Diyos ang mangyayari. At may mga bagay po na hindi na natin kayang ipaliwanag dahil siya po ang may kapangyarihang higit sa lahat at alam niya ang mas nakakabuti sa bawat isa. Pero titingnan ko lang po ang salita niya na nasa harapan natin ngayon na nagsasabi, ang Holy Spirit ang nagbibigay buhay sa ating mortal bodies. Ang Holy Spirit na nananahan sa atin sa pamamagitan ng pagsunod natin at pagmamahal natin sa Diyos. Ang Holy Spirit na yan ang nagbibigay sa atin ng magandang pangangatawan, masiglang buhay, magandang kalusugan. Hallelujah. At kapag tayo po ay nasa Panginoong Jesus na po, at ang Holy Spirit ay nasa atin, ang atin pong naturalesa ay hindi na po makatao or worldly. Sabi ng Romans 8:9, you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. New Living Translation po ito.
And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. So kung tayo po ay tunay na sumusunod sa Panginoon, hindi na tayo kontrolado ng makasalanang mundo, ang Holy Spirit po ay nasa atin. At kapag nasa atin po ang Holy Spirit, nagiging matalino po tayo sa pag-alaga ng ating katawan. Iniiwasan natin ang mga gawang masama, iniiwasan natin ang mga bagay na hindi tama. At doon pa lamang po, nagsisimula na po ang healing. You know, when you are a Christian, when you become a Christian, pati po sa pagkain, nagiging mas maingat kayo. Pati po sa inyo pong mga ipinapasok sa inyong katawan, nagiging mapili kayo kasi alam niyo na ang kalooban ng Diyos ay mahabang buhay para mas marami pa po tayong maaakay ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. At kung tayo po ay may Holy Spirit, hindi na tayo kontrolado ng mundo, hindi na natin sasayangin ang lakas natin sa mga bagay na hindi tama, hindi na tayo mag-iinom, hindi na tayo mag... yung iba po, yung masamang mga... ano bang tawag doon? Yung mga drugs or whatever na hindi nakakabuti sa katawan, yung mga pagkain na hindi naman nakakatulong sa health, etc., etc. We are no longer controlled by our sinful nature. When we have the Holy Spirit, not only does He bring comfort, peace, and healing, kundi tayo po mismo nagiging matalino kasi ang nagko-control sa atin ay ang Espiritu ng Diyos at ang Diyos po ay matalino. Hindi na tayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao natin na walang pakialam kung anong mangyayari dito sa katawan na niregalo ng Diyos sa atin. Walang pakialam kahit anong isaksak niya sa kanyang katawan, kahit anong kainin, kahit na bahala na. Hindi nag-iingat, hindi nire-respeto ang biyaya ng Diyos. Praise God. At ito pong Holy Spirit na sinasabi po na quickening our mortal bodies. Ibig sabihin ng quickening po, ginagawa niyang buhay ang ating mga lupang katawan. Kung nasaan po siya, sabi ng 2 Corinthians 3:17, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Meron po tayong kalayaan. Kalayaan, hindi lamang po sa mga tradisyon, hindi lamang po sa mga spiritual ceremonies, religious ceremonies, kundi malaya din po tayo sa gawa ng kaaway. Malaya po tayo sa pahirap ng sakit karamdaman. Malaya po tayo sa mga gawa ng demonyo na walang katapusan, mga gawa ng demonyo na kaliwat kanan dumarating sa atin nung hindi pa tayo mananampalataya ni Kristo. Tayo po'y naging malaya nung ang Holy Spirit ay tumira sa atin. At kapag kasinabing malaya ka na dahil ang Holy Spirit ay nasa iyo, pati sakit karamdaman na padala ng demonyo ay hindi na po makakapakialam sa iyo because you are free. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus. The law of the Spirit of life. Ang Holy Spirit po, sabi ng Romans 8 verse 2, the Holy Spirit is the Spirit of life. Hallelujah. Pero yun na nga po, ang importante po tayo po ay obedient, tayo po ay masunurin. Ginagawa natin ang kalooban ng Lord. Sinusunod natin ang kanyang gusto at hindi ang gusto natin. Dahil po kapag siya po ang sinusunod natin, ang Holy Spirit niya po nananahan sa atin at ang Holy Spirit na nananahan sa atin, gagawin niyang mas buhay ang ating mga lupang katawan. Praise God. Sabi ng 1 Corinthians 15, verse 45, si Kristo daw po ang huling Adan. Ang huling Adan, si Kristo Jesus, is a life-giving spirit, sabi ng New Living Translation. Ang Spirito ng Panginoong Jesus, life-giver. Life-giver siya. Kaya kapag tayo po ay meron pong daing sa katawan, ihain natin ang ating buhay sa Panginoon, sumunod tayo sa kanyang kagustuhan, gawin natin ang kanyang kalooban, mahalin natin ang kanyang salita, sundin natin ang kanyang mga bilin at mga utos at mga kalooban, sundin natin kung ano ang sinasabi ng kanyang salita, and the Holy Spirit
will continue to indwell us, maninirahan sa atin ang Holy Spirit na siyang nagbibigay buhay. Ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesus ay Espiritong nagbibigay buhay. Kaya po, may challenge po ako sa mga, may mga pinagpipray po. Hallelujah. Manampalataya po tayo na ang Holy Spirit, noong tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ang Holy Spirit po ay pumasok sa atin, nananahan sa atin because we are the temple, we are His temple. At dahil siya ay nasa atin, He will give life to our mortal bodies. Ang lahat ng karamdaman ay lalayas, ang lahat ng sakit ay matatalsik. Because hindi pwedeng nakapanahan sa atin ang Holy Spirit at kasamang naniniraan sa atin ang espiritu ng kadiliman, ang espiritu ng sakit karamdaman. Kung totohanan po ang ating paglapit sa Panginoong Jesus, totohanan ang ating pagbukas ng ating puso, ng ating buhay sa Kanya upang Siya ay makapasok sa ating buhay at makapanahan sa atin bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, ang Kanyang Espiritu ngayon ang Siyang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Remember that the Holy Spirit quickens our mortal bodies. The Holy Spirit gives life to our mortal bodies. Romans 8:11. Hindi po ang anumang uri ng tradisyon, pananampalatayo, ano paman, kahit po ang siyensya, wala pong magagawa kung hindi po sa kalooban ng Diyos. Kaya po, kaibiganin natin ang Holy Spirit, tanggapin natin, patuloyin natin sa ating buhay, at kapag nasa atin na siya, nasa kalooban natin, nasa puso natin, ang ating spirit ay nakikipag-connect sa Holy Spirit, ang ating mortal at physical na katawan ay magkakaroon ng kagalingan, kasiglahan, magandang pangangatawan. Hallelujah. All who love me, sabi ng John 14:23, will do what I say. My Father will love them and we will come and make our home with each of them. Hallelujah. Sundin natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus at tayo po ay mapapamahal sa Ama, mamahalin tayo at maninirahan sa atin ang Holy Spirit. At kapag nasa atin na ang Holy Spirit, praise God, we can believe for long satisfied life. We can believe for total healing. We can ask in the name of Jesus na tayo po ay palayain mula sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Dahil sa mga latay ng Panginoong Jesus, tayo po ay pinagaling niya. At natatanggap natin ang benepisyo na yon ng kagalingan. Dahil siya ay nasa atin na noong tinanggap natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kung kayo naman po ay nakikinig sa akin na hindi niyo pa po tinatanggap ang Panginoong Jesus sa inyong puso, ano ba ibig sabihin ng pagtanggap? Ang sabi po ng Romans 10:9-10. Basahin po natin Romans 10:9-10. If you openly declare, sabi sa New Living Translation, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso, na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. So ang taong tumanggap sa Panginoong Jesus, ang ibig sabihin ng tinanggap natin ng Panginoong Jesus, tinanggap natin ang Kanyang pagka-Diyos, tinanggap natin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At ide-deklara natin openly, ikukumpisal natin, ko-confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our heart, in our hearts, that God raised Him from the dead. Yun po ang simula ng atin pong relasyon
sa buhay na Diyos at ang kanyang Holy Spirit ang siyang mananahan sa atin upang tayo ay lubusang pagalingin. Shall we pray? Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord. God, marami po sa amin kung ano-ano na po ang sinubukang gamot, gumaling lang. Lord, nasubukan na namin lahat, nagawa na namin lahat ng diskarte. This afternoon, Lord, susubukan namin ang kapangyarihan mo, pananampalatayanan namin na sa aming pagtanggap sa iyo, dito sa aming puso, dito sa aming buhay, papasok ka sa buhay namin, sa puso namin, mananahan ka, Holy Spirit, mananahan kang kasama namin. At sa iyong pagdating sa aming mga buhay, sa iyong pagdating sa aming mga katawan, sa aming mga isip, sa aming puso, sa iyong pagpasok sa aming mga buhay, Lord, ang presensya mo, Holy Spirit of the Living God, will make us more alive, will heal us, will give us life in the name of Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat na hindi pa, Panginoon, huli ang lahat na narinig namin ang katuruang ito na po pwede kaming manampalataya para sa kagalingan namin dahil ikaw ay nasa amin. Holy Spirit, you quicken our mortal bodies. You make us more alive. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na hindi lamang physical needs ang inyo pong pinagagaling. Pinagagaling niyo rin po ang aming finances. Pinagagaling niyo rin po ang aming relationships. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, na pinagagaling niyo rin po ang aming isip. Kung sino man ngayon, Panginoon, ang may mga kagulumihanan, kapayapaan po ang aming hinihingi. And last but not the least, Lord, we pray, patuloy niyo pong tanggalin at alisin sa Philippine Area of Responsibility ang mga bagyo. Lord, tanggalin niyo po sila, panghinain niyo po sila in Jesus' name. In Jesus' name. And also, Lord, we pray for all COVID patients all over the world. Maalala nilang tumawag sa Diyos, tumawag sa iyo, Panginoon. At sa kanilang pagtawag sa inyo, Lord, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Sa kanilang pag-alaala sa inyo, Panginoong Jesus. At sa kanilang pagtawag sa inyo, pagalingin niyo po sila, Lord. Salamat po, Lord. Thank you, Father God. We entrust everything to you, Lord. Ang aming mga anak, ang aming mga ari-arian, lahat ng konektado sa amin, ang mga mahal namin sa buhay, lahat ng aming mga tinatangkilik, ang aming trabaho, ang aming employment, lahat ng nasa amin, Lord, pakialaman niyo po at kayo na po ang bahala. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Napakabuti niyo po sa amin. Thank you, Father God. We give you glory, Lord, in the name of Jesus. Amen. Praise God. God bless you po. Ito po si Pastor Radetch. Once again, thanking you na sinamahan niyo po ako ngayon. I'm praying na mai-apply natin sa ating buhay lahat ng narinig natin ngayon. I will keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers. I'll keep you in my heart. God bless you po.